Kumusta mga kabilog, ito muli si Kuya MP and welcome back sa aking channel. So, ngayong araw ang aming last day dito sa factory. Ayan, kaya mag-i-empake na po kami. Nung isang araw kasi sinabi na kaming dalawa, yan. Kaming dalawang bago na yung Pinoy sa kabilang factory. Pagmamayari din ng amo namin dito na magbabakasyon daw sila. So kaya wala kaming choice kundi sumunod syempre at din. And then syempre pakikisama na rin namin sa kanila. So yun, ililipat kami doon for siguro 1 month mahigit. Kaya ngayong gabi, kami ay mag-i-impake na kasi bukas iatid na kami ng aming sadyang name. So ayan, hindi namin alam kung anong madadata namin doon. Hindi namin alam kung gaano kahirap din yung tapaw. Tulad dito. Mag-i-impake muna kami para sa mga gamit namin bukas kasi maaga kami alis. Mga 8. Lista kami dito. Tapos, diretso, pasok na agad dyan. Trabaho na agad. Ganon. Walang sinasayang na oras dito, mga Koreano. Tapos na kami mag-impake. Yan na yung mga gamit na dadalhin ko. Sa kanya naman. Ayan. Uy. Asan yung maleta mo na? Mamaya ilalagay niya lang sa maleta. So yun, bukas ulit. Adya! Good morning sa inyong lahat. So ngayong araw ang alis namin. Nakantay na lang namin si Pangjang Nim na tawagin kami. And then, na-prepare na namin yung mga gamit namin at mga dadalhin namin. Ayan. Ito yung maleta ko. Ito yung maleta ng isang kasama ko. Sa may bag din ako. And then, yung mga grocery namin nung kahapon. Ayan. At yan. Dadali namin. So, nag-uniform na nga pala ako kasi. Ganun talaga dito eh. Pagdating doon, diretso sabak na sa trabaho. Yun, maya-maya, hintay na lang natin at tawagin tayo na Pangjang Nim. Mamaya ulit. May truck! Ayan, palis na kami. Come on, bilisan mo na raw! Pinapamadali na si Raymond. Bye-bye! See you next month! Ayan, may mga dala pa kami magulay. Bye muna sa ngayon, 1 month! Doon kasi si huwag dyan yung sasakyan. Ayan. Oh. Paris na kami. Ayan. Kasama namin. Ayan kami na sasakyan. Ayan.
kami. Ala. Bag ko. Yan, nandito na kami sa lugar. Katapos lang namin kumain at yan, break muna kami. Dito na ako ngayon sa second company nung amo namin. Ito yung pinaka lugar niya. Pakita ko sa inyo. Ayan po yung pinaka lugar nung factory dito. At malapit kami sa mga taniman. Medyo mas liblib ata ito dun sa unang company na napasukan ko. Pero 1 month lang naman po kami dito. Hindi namin kami magtatagal. At alam ko na maraming magtatanong sa inyo. Alam ko maraming magtataka na kung pwede ba yung ginagawa ng amo namin ngayon sa amin na ililipat kami sa ibang factory niya. So, bago kami pumunta rito, nag-research muna ako, nagtanong muna ako sa mga expert. Wow! sa mga nakakaalam, nagtanong muna ako kung pwede ba yon. Kasi nga, di ba sabi nila, kapag kung ano yung nasa address mo, ERC mo, dapat dun ka lang magtatrabaho. So, meron akong natanungan bago kami pumunta rito. Valid naman daw po na ilipat kami ni amo pansamantala kung kinakailangan, basta yung factory na paglilipatan namin ay sa kanya din at naka-register din sa kanya, same amo, same company name. So okay lang kahit ibang address ko sa ERC. If ever ma-check kami dito, hindi na ako ang may pananagutan o hindi na akong pwedeng maapektuhan, kundi ang amo ko na. Sila na ang magpapaliwanag kung bakit nila ginawa yun. And base nga doon sa tinanungan ko, wala naman daw magiging problema kung gano'n ang mangyayari. Ang possible lang na maging problema daw kung ang kunwari yung amo ko may anak siya or may other siyang friend or kung ano pa man, pinapalipat kami doon para magtrabaho for siguro a month din. Yun ang matatawag na violation kasi hindi naman sa kanya yung paglilipatan namin. Ayun, so kung itatanong nyo din kung pwede ba kaming tumanggi, kunwari ganito yung sitwasyon, pwede ba kaming tumanggi sa amo namin na huwag kaming ilipat? So pwede rin po, pwede tayong tumanggi na ay, ayoko po doon, hindi ko po gusto doon, ayoko pong lumipat kasi nga katulad ito malayo sa mga city, medyo lakaran to pag mamamalain ko kung ano pa man gagawin mo. So pwede tayong tumanggi. So kami ditong dalawang bago, in-accept na lang namin to kasi unang-una nakikisama kasi tayo, bago pa lang tayo. So siguro kung may hindi magandang mangyari dito, kung hindi natin nagustuhan yung ugali ng mga nandito, pwedeng next time hindi na tayo bumalik dito if ever man na papabalikin tayo. Tatantsahin muna natin yung mga mangyayari kasi pagdating namin dito kanina, ang sabi ng mga nandito 3 months mawawala yung Pinoy, pero ang sabi sa amin doon ng aming head is 1 month lang kami dito. So hindi natin alam kung baka sinabi niya lang yun doon, baka 3 months talaga kami dito, hindi natin alam. So kung mangyari man, ewan ko kung babalik kami doon, malalaman natin in the future. So ayun, kung meron lang kayong gustong itanong sa akin, mag-comment down below lang kayo dito sa ating video today. And try natin sagutin lahat yan. Hindi pa ako ganun ka-expert sa tungkol sa mga ganitong sitwasyon, pero meron kasi tayong pwedeng tanungan
na pwede ko rin isagot sa inyo. Ayun. So, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang aking vlog today at magpahinga muna tayo and then maya-maya balik kita sa trabaho. Salamat, bye-bye!